And that was like 8-10 weeks ago. Skin. Just the skin. Amanda! Jeff, kamandag. Teaching kamandag po. Hello, good morning po. Hello, Rico. May nakit kami kasing cobra kayo. Tagalog. Kahit hindi ang mga viewers. Morning po. Nakuha ko yung number mo kay Jay kasi nagpapuha na rin sila. Sa kabila lang po na. Tapos may nakita kaming cobra doon. Naglalakad ako. Munti ko na nakapakan eh. Ganyan lang kalaki. Nandun pa eh. Ay, nandun pa pa. Oo, tapos napatay ko eh. Oo po, sige po. Pero yung worry ko kasi baka may nanay yun eh. Medyo maliit lang siya eh. Hindi, ano po yun? Kaya talagang may nanay po yan. Hindi lang po natin alam kung andito po sa mismong Bakuran. Pero nagkakakobra naman po ito yung lugar natin. Kasi yan lang po ako nakakuha sa kabilang bahay dahil bukid po yung ng mga Bakuran po natin. Meron po yan. Kasi yung daddy ko, sabi niya, nung isang araw, may nakita siyang skin ng cobra. Asan po kaya? Doon sa, ano, doon sa tent doon. O, sige po, parang lang, garden. Pero ngayon, tingnan muna natin. Tingnan natin mga idol yung napatay niya. At yung ginamit kong stick eh, pangpatay eh. Kasi malate lang eh. Dito ako naglalakad nun. Biglang tumayo. Kahit po kasi ang baby yun, lumalapad po yung... Biglang lumapan, nagulat ako. Ayun. Kahapon pa yan eh. Baby po. Baby pa, no? Ayan po mga idol. Baby cobra. Ibig sabihin, ito po kuya, siguro mga... Ang edad nito, mga 1 month. 1 month? Bago lang, no? Kaya lang kasi katitisa lang po ng mga itlog po ng mga cobra. Gigilip po tayo dyan sa inyong Bakuran. Tignan po natin sinulob na po ng Bakuran nyo. Para po ma-share natin kung mayroon po siyang nanay. Pero yan, pwede naman po kasing galing lang po yan sa labas ng Bakuran. Kasi, pero nakabakod kasi yan buo eh. Pero nakakakit po yun. Nakakakit, okay. Lalo na po pag may mga... yung mga sukal na nakatikis sa pader sa labas tapos yun po ang kakapitan nila. Kasi may mga ano parang yung mga kumakapit na ganyan dito sa likod. Saka sigurado po yan kaya ano meron pong butas yan yung pader. Lalo yan po ng tubig yung papalabas. Posible. Hindi po sila dimada. Ang worry ko kasi baka marami may mga bata din kasi. Ano po talaga? Kasi po pag po natisa yan, kanya-kanyang buhay na po sila, mga 1 week lang po sila sa butas tapos or 2 weeks tapos lalabas na po sila. Saka pag nangiglog hindi man isa, no? Ay, hindi po, marami po yan. Marami po kapatid yan. Maraming kapatid, no? Pinakamababa po ng itlog ng mga cobra kung mga 1 kilo pataas po, nasa 20 pababa po. 20 pataas. 20 pataas? Ang dami. Ano nakita yung skin? That was like 8-10 weeks ago. 10 weeks? Just the skin. Dito sir, wala na po yung ano dito, yung mismong... dito lang po siya nagbalat. Nagbalat lang na? Kasi lalo na po pag wala po mga butas. Hindi po sila ano, mag-i-stay, maliban na lang po pag maraming tambak. Doon po ang mga gusto po ng mga cobra. Pero yung dito sa mismong garden po wala po. Wala dito. Pero ikutin ko na po. Sige. And a bloody chicken has been here as well. These dents. Wala dito sir, bas gugustuhin po nila doon sa may doon, no? Sa may ismo nila. Sa bumahay doon. Sige.
May namahin na ahas dito. Hindi na natin alam kung dito pa. Kasi nakita niya daw yung dun sa ano. May mga nakatampak dyan eh. Tapos tinanggal niya lang. Time na naglililimpo sila, meron pong namahay na cobra dito. Hmm. Hindi lang po natin alam kung andito pa. Doon ang Japan ah. Lumana po kasi yung ano, yung bakas. Tingnan po natin sa ibang ano, lugar. May butas po pala dito. Ah, may butas? Ang bahal. Oo nga, papalabas sa ganyan nga sila. Wala po. Laki nang laba. Ano mga idol yung napatay na baby cobra ni Kuya. Pwede pong dito na po siya napisa, pwede po siyang galing po sa kabilang bakuran po sa kanila. Adala, inikutan po natin ng maigi yung bakura na yung lote. Ayan na, tinyak natin ng mabuti. Wala po tayong nakitang kasama po ng napatay ni Kuya na baby cobra. Yung nanay po, yung mga kapatid niya. Wala po dito sa loob. Talagang tinyak po natin ng mabuti. Ayan na, kahit po wala po tayong nakuha, binigyan po tayong panggas na 1K po ni Sir. Ayan po yung... Maraming salamat sir. Thank you sir ha, sa pagpunta. Oh, maraming anong pangalan niya ano? Para yung Aldrian po, Aldrian pangalan ko. Aldrian ha. Ah, Aldrian. Shout out na rin kay Sir Aldrian. Hindi, ipisan ko si Edward din ako, si Aldrian. Oh, si Edward. Kay Edward. Shout out po sa inyo. Maraming salamat po sa iwala. At sa support. Thank you. Kamanda! Kamanda! Ang kanya yung isugol para sa iyong kaligtasan. Baka magkalinlangan, nanda kanyang tulungan. Oras man ng kagipitan, nanda kanyang saklulon. Makamanggag man na sandal niya yung lusubin. Kahit na masukal ang daan, nanda niya yung pasukan, wala nang kawalan. Ang kanya,
kanya tulungan. Oras man ng pagipitan, nanda kanya sa kluluhan. Kamandag man na sandal niya yung lusubin. Kahit na masukal ang daan, nananda niya yung pasukan. Wala nang kawalayan. Bahas ang usapan, kamandag ang tawagan. Huwag kang mag-alala, hindi kanyang tatalikuran. Ninyo na yung asahan, pag siya inyong kailangan. Di kanyang iiwan, hanggat di niya natiyak ang inyong kaligtasan sa inyong tahanan. Huwag ka na mga bahin, di kanyang papabayaan. Kamandag, bayani yan na tunay. Buhay sinusugal para sa ating kaligtasan. Kahit na masukal ay kanyang ginagalugal. Buong tapang niyang inaharap, bawat tahang sa butas. Di na nga niya iniisip, buhay niya tinataya. Para lang mailigtas ang buhay na hindi kanya. Kamandag, tanging taon niya lamang. Tibay ng loob at lakas ng kalooban. Kaya di niya alintana kung ano man ang panganib na kanya sa salubong. Dahil meron siyang layunin na mailayo niya tayo sa mga panganib na laging nakaabang sa atin. Salamat sa iyo, kamandag. Dahil lagi kang nandyan para kami protektahan. Salamat sa iyo, kamandag. Dapat ka lang pasalamatan. Dapat kang saluduhan sa iyong kabayanihan, kamandag. Salamat sa iyo. Sige na kamandag. Tunay na maaasahan. Kahit na buhay pa kapalit, handa niya yung isugal para sa iyong kaligtasan. Huwag kang magkalinlangan. Handa kanyang tulungan. Oras man ng pagipitan. Handa kanya sa kluluhan. Makakamandag man na sandal niya yung lusubin. Kahit na masukal ang daan, handa niya yung pasukan. Wala nang kawalay. Kamandag, tunay na maaasahan. Kahit na buhay pa kapalit, isugal para sa iyong kaligtasan. Huwag kang magkalinlangan. Handa kanyang tulungan. Oras man ng pagipitan. Handa kanyang